style ba talaga ni Digong yung pabago-bago ng statement? Yung kung ano yung sinabi niya ngayon, maya-maya lang, iba na? O talaga lang hindi uso kay Rodrigo Duterte ang palabra de honor? Doon po sa Quadcom hearing, nung inilabas ni Sally Trillanes yung mga bank accounts di umano ng pamilya Duterte kung saan sila ay nakalikom ng limpak-limpak na salapi na nanggaling di umano sa mga drug lords kapalit ng proteksyon. Sa galit ni Duterte, sinabi niya na siya ay pipirma ng waiver. Sinabi pa niya na kapag may nakitang kahit pinakamaliit na ebidensya or katotohanan sa mga sinasabi ni Trillanes, siya daw ay magbibigti. I will hang myself. Yun pa ang pagdidiin na sinabi ni former president. So bukas daw, pipirma ng waiver si Duterte. Pero ang hiling ni Trillanes, dapat nung araw na yon, gumawa na sila ng kasulatan para mapirmahan ni Duterte. Dahil wala nang tiwala si Trillanes na gagawin yun ni Duterte. Dahil meron ng pagkakataon na nangako si Duterte na pipirma ng waiver pero hindi naman po nagkatotoo at yun ay isang bluff lang ni Duterte. So sabi ng isang kongresista, bakit nga hindi ngayon? Doon pa lang magpirmahan na sila ng waiver. Ang tanong ni Duterte, anong kapalit? So doon pa lang, sa isang kisap mata, nagbago na ng statement si Duterte. Kung siya na mismo ang nag-volunteer na pipirma ng waiver, ngayon, nung sinabi ng kongresista na dapat ngayon na, nung araw na yung magpirmahan ng waiver, biglang nagkaroon ng kondisyon si Duterte. At ano daw ba ang magiging kapalit ng pagpirma niya ng waiver ng araw na yon? Siya na rin ang nagbigay ng kondisyon. Sasampalin daw niya si Sally Trillanes. Hindi talaga mapigilan ni former president. O lagi niya nakakalimutan dahil sa edad niya ang proper decorum pagdating sa House Committee. Hindi lang yun, nagkaroon na rin ng kondisyon yung sinabi niyang I will hang myself sa harap daw ng mga kongresista. Kung nung una sinabi niya magbibigti siya, ngayon kung magbibigti daw siya, dapat magbibigti din si Sally Trillanes. Nakita niyo na kung paano paglaruan ni Duterte ang isipan ng mga Pilipino? Na kung dyan tuwang-tuwa ang mga DDS na akala nila eh hindi kaya ng mga kongresista si Duterte, na kahit si Duterte lang daw ay kayang-kayang paikutin lahat ng nasa Quadcom. Yun ang akala ninyo. Dahil kitang-kita po ng taong bayan kung ano talaga ang ugali ng isang Rodrigo Duterte. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. So panoorin po natin itong portion na ito ng Quadcom kung saan kitang-kita natin ang pabago-bagong salita ni Rodrigo Duterte at makikita natin na ang taong ito na ating dating presidente ay hindi marunong ng salitang palabra de honor. Let's watch this. Ngayon, yung narration dito ni kukilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, iota lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or summon to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako,
So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang deputy ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him, siya ang nagkandak ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, eh pwedeng ma-access yon with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibi. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga cheque na in-cash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy, former President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Wala naman. Ano eh, ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you no. Sampaling ko sa pulit. Sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Lolo mo. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. It's still suspended. Former Mr. Chairman, President. I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Thank you very much for your apology. It is accepted. And I hope that the others beside you would also observe proper decorum. But thank you very much for your apology. So ayan, kung nung una ang tapang niyang magsalita na pipirma siya ng waiver, aba nung hinamon siya na magpirmahan na kagad, biglang nagkaroon na ng kondisyon. At sa tingin niyo, pipirma nga si Duterte ng waiver? Ito po yung ambush interview kay Duterte matapos ng Quadcom hearing. Ano na pong desisyon niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako.
What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. So may condition po? Kailangan ko sila? Bakit na kulang? Makita talaga ng tao yan. O yan ang pera ko. Ay, may inyo. Huh? Bakit na kulang? You know. Yan, may panibagong kondisyon. Dapat daw kung pipirma siya ng waiver, lahat ng nasa Quadcom ay kailangan din pumirma ng waiver. Aba, dumadagdag ang mga kondisyon. Unang kondisyon, kung pipirmahan niya yung waiver ngayong araw na to, dapat sampalin niya si Sonny Trillanes. Pangalawang kondisyon, kung magbibigti siya, dapat kasama din si Sonny Trillanes. At ang pangatlong kondisyon, dapat lahat pipirma. Bakit siya lang? Ito ba ang hinahangaan yung presidente na hindi marunong ng salitang word of honor? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.